Dennis Cornejo tuluyan ang ngabang nagwagilaban kay Vong Navarro. Usap-usapan kasi sa social media ngayon na itong si Attorney Ferdinand Topacio ay nagbitiw na nga bilang abogado ni Dennis Cornejo, pero ayon kay Attorney Topacio, hindi niya naman talaga tinalikuran si Dennis. Andun pa rin siya na may aasikasuhin at nangako siya sa tatay ni Dennis Cornejo na tutulungan niya pa rin yung dalaga, at isa pa ay bumatlik na daw yung dating abogado na humahawak sa kaso ni Dennis Cornejo at ni Cedric Lee. At yun nga ay naghain ng petition itong si Dennis Cornejo laban kay Vong Navarro para ilipat sa Taguig City Jail, kung saan doon din dati nakakulong sila Cedric Lee at yung mga grupo niya at si Dennis Cornejo. At dito nga si Vong Navarro, sa sobrang takot din ni Vong Navarro na mailipat doon sa Taguig City Jail, ay naghain din siya ng petition para hindi siya mailipat doon, pero yun nga lang ay hindi siya pinanigan o pinakinggan ng kaso. Kasi nga syempre naman kailangan talaga ng mga detainee na doon talaga magstay sa Taguig City Jail, kasi ngayon si Vong Navarro ay nasa pangangalaga ng impihay. Kaya maraming nagsasabi na itong si Vong Navarro ay nanganganib yung buhay once na makapunta siya o ilipat siya sa Taguig City Jail, kasi nga maraming mga kagrupo doon sila Cedric Lee na maaaring bayaran nila para gawa ng hindi maganda itong si Vong Navarro. At isa pa kasi itong si Tanya Bautista na asawa ni Vong Navarro ay nakatanggap na ng message galing sa hindi pa kilalang tao, at sinasabi na sabihin mo sa asawa mong si Mr. Swabi na dalian niya na yung pumasok dito, kasi nga hinihintay na siya namin sa loob ng kulungan. Nang dahil nga doon sa text message na natanggap ni Tanya Bautista na asawa ni Vong Navarro, ay dubli yung kanilang kaba at takot sa maaring mangyari kay Vong Navarro. At yung inaalala nila ay yung kaligtasan nga ni Vong Navarro once na makalipat na siya o mailipat doon sa Taguig City Jail. Pero yun nga lang ay hindi pa mailipat-lipat si Vong Navarro, kasi nga siguro ay may ginagawa pang proseso bago siya ilipat doon. At siguro hindi naman siya pababayaan ng mga pulis doon, kasi nga pantay-pantay naman yung turing ng mga pulis doon sa mga tao na nasa kulungan. At syempre siguro ay magiging fair naman yung trato sa kanya kahit na artista na itong si Vong Navarro, kasi nga pag nasa loob ka ng kulungan ay wala doong pa-favoritism na kung artista ka ay iba yung trato sa'yo. Doon ay pantay-pantay yung trato sa loob ng kulungan. Pero yun nga lang ay hindi mo talaga maiwasan, lalong-lalo na yung pamilya ni Vong at makaibigan niya tungkol nga sa kaligtasan ni Vong Navarro. Ipag-pray na lang natin na magiging maayos din yung lahat at lumabas yung totoo, at sana nga ay maparusahan na yung dapat maparusahan. Kasi nga nakakapagtataka talaga kung bakit bigla-bigla na lang na meron na namang sugpina o kaso na inihain itong si Dennis Cornejo laban kay Vong Navarro, kahit na nga itong kampo ni Vong Navarro ay hindi nila inaasahan na mag-re-res back itong si Dennis Cornejo, kasi akala nila ay tapos na yung kaso na yon, kasi 8 years ago na yung nakaraan at wala nang balita tungkol sa kaso nila, kasi nga na kulong na nga sila Cedric Lee at yung mga kasamahan niya dahil nga sa pangbubugbog o sa kasong illegal detention na sinampa ng kampo ni Vong Navarro sa kanila. Pero yon nga ay hindi nila inakala na isang araw ay dalawang kaso ang isasampa kay Vong Navarro, at yung isang kaso niya talaga ay wala pang piyansa. At sinisigurado din ng kampo ni Dennis Cornejo na makukulong at makukulong talaga itong si Vong Navarro, at yun nga ay nakakulong na nga si Vong Navarro, at hindi natin alam kung hanggang kailan siya makakulong at makakalaya pa nga ba o makapagpiyansa itong si Vong.
Pero ganun pa man ay maraming naniniwala at umaasa na itong si Vong Navarro ay mapawalang sala kasi nga inusinti daw itong si Vong Navarro kahit na marami yung nagsilabasa na mga balibalita na si Vong Navarro ay hindi lang si Dennis Cuneo ang di umano ay ginahasa niya kundi meron pa, pero yung lahat na yon ay pinabulaanan ng kampo ni Vong Navarro at hinding-hindi niya daw magagawa. Pero hintay na lang natin talaga kung ano ang magiging resulta o hatol ng korte dito sa kaso na kinakaharap ngayon ni Vong Navarro.